Sa gabing ito, ang una po ay mag-aalay po ng awitin ng ating choir. Hello, magandang-magandang tag-ulan sa inyong lahat. Hello! Dahil matamlay po ang panahon, kaya nais namin kayong pasayahin sa aming awitin. Yun ay kung sasaya nga kayo. Okay, wala pa. Ready.
Maraming salamat po. Sana po natuwa kayo sa aming mga palakpak. Maraming salamat po sa ating choir na magagaling. Ang susunod naman po ay ating kapatid na kung wala po siya ay hindi po kami makakakain. Sa tuwi na po ay siya po ang nagluluto sa taas. Si kapatid na Emma po. Isang mapagpalang gabi sa umagang ito. Ang maibabahagi ko lang po siguro naman po yung aking pong kabiyake na kuwan po nyo nung siya po mag-share. Tungkol nga po dun sa aking anak na nag-asawa, na hindi po niya matanggap-tanggap. Matagal din po iyon na aking dinala sa aking dibdib na mahirap po talagang tanggapin. Iyon po buwan po iyon ng September nang umalis po iyon sa amin. Nang mapapanik lang po ng aking kabiyak ng puso, buwan ng May. Tingnan niyo ang tagal po ng aking pinagbatahan. Subalit, ang nagpatatag po, ang mga mensahe ng Banal na Espiritu sa akin. Noong pong buwan ng October, lahat po ng minimensahe ng Banal na Espiritu, talaga pong puro tama po ako, kabi-kabila. Paano ka nga po bang isang lingkod kung hindi mo kayang patawarin ang nagkamali? Siyempre, napakasakit po sa akin yun dahil tinamaan po ako talaga. Andun po ako sa may hagdan. Pagkuhan po, tutulo po ang luha ko. Naisip ko rin po sa akin sarili. Nagbabata ako, naglilingkod ako sa Diyos kung hindi naman ako makapagpapatawad. Ngayon po, itinura na naman po ng Espiritu uli, ulit-ulit po yun. Pero hindi po ako nang hinawa doon po sa kanyang mga mensahe. Subalit pinasalamatan ko pa po. Iyon po ang nagpatibay sa akin. Iyon po ang nagpatatag hanggang sa ngayon po. Lumaban din po ako sa pagsubok. Pero hindi po ako bumibitiw talaga. Siya lang din po ang pinanghahawakan ko na ang lahat po ng ito, siya lang po ang magpapatatag po sa akin. Noon nga po, bago po iyon maganap, nagminsahe ang Banal na Espiritu sa nagpa-bless po ako dito. Ang sabi po ng Banal na Espiritu po, wala daw po siyang lingkod na tapat na pinabayaan niya. Manalig lang daw po ako at ako'y makapalalayain din po niya. Sige, patuloy po iyon, patuloy. Lahat ng mensahe tinatanggap ko. Dahil dapat po baguhin mo yung mali na hindi ka magpatawad. Kasi po, pag hindi po tayo nagpatawad, paano po tayong patatawarin ng Diyos? Iyon po ang pinanghawakan ko na itinuturan lagi ng Banal na Espiritu. Tapos po, nung buwan po ng May, nagpa-bless po uli ako kay kapatid na Marisa. Ang sabi po sa akin ni kapatid na Marisa, sa ano po siya naka-espiritu, tumapat po ako, mahal na kapatid, payapain mo ang iyong puso't kaisipan. Itatakda ko rin isang araw. Makakalaya ka. Purihin ng Ama, sa sobra po ng galak ko, wala pang isang linggo, nakapanik na nga po yung anak ko. Hiniling ko po iyon na bago manganak, sa amin po siya manganak, at nang maalagaan ko po siya. Pero sa pagbabata ko po, nakita ko po ang pagmamahal ng Ama sa bawat isang nagbabata, ibinibigay po niya ang kalayaan. Kaya sa ating pong mga hinirang, kahit po tayo binibigyan ng mga pagdalisay, patuloy po talaga na kumapit ka, huwag kang makakalimot. Ngayon naman po, syempre may apo na po ako,